Magandang buhay! Ako si Teacher Isa at ako ay mula sa Karsadang Bago Elementary School. Andito ako muli para na naman sa isang masaya at kapanapanabik na aralin sa Filipino. Handa ka na ba? Kung handa ka na, samahan mo ako at ating tuklasin ang mundo ng Filipino. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga tayutay. Alam mo ba kung ano ang tayutay? Ito ay mga matatalinghagang salita at matatalinghagang pahayag na ginagamit natin sa pagpapahayag ng ating damdamin. O sa madaling salita, ito ay ang masining na paraan ng pagpapahayag natin ng ating damdamin. Gumagamit tayo ng iba't ibang mga salita at iba't ibang uri upang mas higit nating mapaganda ang ating pagpapahayag. Malimit natin itong ginagamit sa pagsulat ng mga tula at mga maikling kwento upang higit na maging masining ang kalalabasan ng ating gawa. Napakayaman ang ating panitikan at wika sa dami ng uri ng mga tayutay. Pero sa araw na ito, tayo ay mag-aaral ng apat na uri. Ito ay ang simile o pagtutulad, metaphor o pagwawangis, personification o pagsasatao at hyperbole o pagmamalabis. Handa ka na ba? Kung handa ka na, samahan mo ako at tuklasin natin ang mga uri ng tayutay. Ano nga ba ang simile o pagtutulad? Ang simile o pagtutulad ay isang uri ng tayutay na kung saan nagpapakita ng pagkakatulad ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan natin ito ng mga katagang parang, katulad ng, kagaya ng, kawangis, kapara, aning mo, at iba pang mga ganitong halimbawang mga kataga upang mapagdugtong natin o maugnay natin ang pagkakatulad ng dalawang magkaibang bagay. Magbigay tayo ng mga halimbawa ng simile o pagtutulad. Halimbawa, ang kanyang pisngi ay kasing lambot na mga ulap sa langit. Gumamit tayo ng salitang kasing upang pag-ugnayin natin ang pisngi at ang ulap sa langit. Isa pang halimbawa, ang kanyang mga mata ay tila mga tala at bituin sa langit tuwing gabi. Okay, ang ginamit naman nating salita o kataga ay tila upang pag-ugnayin ang kanyang mata at ang mga bituin at tala sa kalangitan. Ito ay mga halimbawa ng simile o pagtutulad. Ngayon, atin namang alamin kung ano naman ang metaphor o metapora o pagwawangis. Ito naman ay isang uri ng tayutay na tuwirang naghahambing ng dalawang bagay. Ang pagkakaiba nito sa simile o pagtutulad ay hindi ito gumagamit ng mga katagang tulad ng, gaya ng, kapara ng, at iba pa. Tuwiran ang paghahambing na ginagamit natin o ginagawa natin sa dalawang bagay. Magbigay naman tayo ng mga halimbawa para sa metapora o pagwawangis. Ang kanyang pisngi ay ulap sa lambot. Tinanggal natin ang mga katagang tila o kapara. Dahil kapag ginamit natin ito, ito ay simile. Ngunit kapag hindi natin ito ginamit sa pangungusap, ito ay pagwawangis. Ang kanyang pisngi ay ulap sa lambot. Isa pang halimbawa, ang kanyang mata ay tala at bituin sa langit tuwing gabi. Ito ay isang halimbawa ng metapora o pagwawangis. Ngunit kung ang halimbawa natin ay ang kanyang mata ay kapara ng bituin at tala sa langit, ito ay halimbawa naman ng simile. Ang tatandaan natin ang pagkakaiba ng simile o pagtutulad at metapora o pagwawangis, ang simile gumagamit ng mga kataga upang ipakita ang pagkakatulad. Samantalang ang metapora, direkta o tuwirang paghahambing ang ating ginagawa. Diba madali lang? Ngayon, atin namang tuklasin kung ano ang personification, personifikasyon o pagsasatao. Ito ay isang uri rin ng tayutay na kung saan binibigyang buhay nito ang mga bagay na walang buhay o pinapagalaw nito ang mga bagay na hindi naman talaga gumagalaw. Maaari rin na isinasali natin ang katangian ng isang tao sa isang bagay upang ito ay bigyang buhay. Magbigay tayo ng mga halimbawa.
umiiyak ang langit. Naghahabulan ang mga basura sa lansangan. Hinahalikan ng alon ang dalampasigan. Sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. At kumakaway ang mga ulap sa mga tao sa paligid. Ito ay mga halimbawa ng pagsasatao. Pinapagalaw natin o binibigyang buhay natin ang mga bagay na wala namang buhay. Ngayon, atin namang alamin ang pang-apat sa uri ng tayutay na ating tatalakayin sa araw na ito. At ito ay ang hyperbole, eksahirasyon o pagmamalabis. Ano ba ito? Ang hyperbole o pagmamalabis ay isang uri ng tayutay na kung saan lagpas-lagpasan ang pagpapasidhi ng kalabisan o kakayahan ng isang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Sa madaling salita, hindi na ito kapani-paniwala. Ito ang mga halimbawa ng hyperbole o pagmamalabis. Nagbabaga ang kanyang mga mata sa galit. Gabundok ang kanyang labahin ngayong araw. Susungkitin ko ang mga bituin sa langit at iba pang mga bagay na hindi naman kapani-paniwala. At alam nating eksahirasyon lang. Ang lahat ng ito ay halimbawa ng hyperbole o pagmamalabis. At ngayong alam mo na kung ano ang mga tayutay o at ang uri nito, atin namang sagutan ang susunod na pagsasanay. Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang mga sumusunod na pahayag. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon, binabati kita. Ikaw ay isang mag-aral na kahanga-hanga. Okay, at ngayon, ako ay magpapaalam na. Ako ulit si Teacher Isa. At maraming salamat sa iyong pagtutok sa ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!